In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. In the Gospel, Jesus asks the disciples of John, "What are you looking for?" Today, Jesus is also asking us, "What are you looking for?" The answer in this question depends on how we understand truth about God and us. Are we looking for accumulation of wealth, honor, or power? Or are we looking for a deep relationship with Jesus? Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to all sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest.
choice years of ours. Let us also include in our prayers that we may also mature in faith, that we also mature as parishioners of St. Martin de Porres, that as we age, as a parish, may He help us also to age in a deeper relationship with our God. Almighty ever living God, who govern all things both in heaven and in earth, mercifully hear the pleading of your people and bestow your peace on our lives. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. And he put a new song in.
There are different workings, but the same God, who produces all of them and everyone. To each individual, the manifestation of the Spirit is given for the same benefit. To one is given through the Spirit the expression of wisdom. To another, the expression of knowledge according to the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by one Spirit. To another, mighty deeds. To another, prophecy. To another, discernment of the spirits. To another, varieties of tongues. To another, interpretations of tongues. But one and the same Spirit produces all of these, distributing them individually to each person as he wishes. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all rise. Ito ang pagliligtas sa sangkatauhan.
sa kanyang mga alagad, ay hinayaan niyang sumunod kay Jesus kasi ito yung pinangaral na ni Juan Bautista na mayroong darating na higit kaysa sa akin na hindi nga ako karapat-dapat na magkalag ng kanyang tali ng kanyang sandalyas. Kaya nung tinanong ni Jesus yung dalawa, anong sabi niya, ano ang hinahanap ninyo? Ano nga ba ang hinahanap natin? Ano na kayong pagtubod na ipinapahamahig sa atin ang buong may kapag? At tamang-tama ko, no? Ang taon na ito, 2018, sabi nga po natin, every year meron tayong tema na binibigyan ng pansin bilang paghahanda natin sa 2021. Ito po ay pagdiriwang natin na ikalimang daang taon ng ating pananampalataya. At ngayon sa taon na ito, yan po yung tema, Year of the Clergy and Consecrated Persons. Sino ba yung clergy? Ay diakono, pari, obispo, kasama na rin yan ang Santo Papa. Sino yung consecrated persons? Ay di yung mga brothers, mga itinuturo si Sir Martin de Porres po, ay isa sa mga itinuturing naming brothers, Dominican brother. So yung mga madre, yung mga kung tawagin po natin ay mga third orders, yung mga congregation na mayroon nila tinatawag na third order. So yun ang mga nasa tinatawag natin consecrated person. Pero matuloy yung pagtawag ng Diyos ay hindi lamang napapaloob dito clergy and consecrated persons. Kasama na rin dyan po yung pagtawag ng Diyos sa karamihan sa atin. Tawagin po natin ay laiko. Yung laiko po naman ay noong 2015 ay pinagdiriwang din natin ay year of the lady. Ay yun kayo yun. Yung lahat ng binyagang katoliko na hindi clergy and consecrated persons. Ay tinatawag ng Diyos na tumugon sa tumugon sa daan ng kapatalan. Kaya nga, yung tanong na Yesus, ano ang hinahanap nyo? Kung saan po kayo nakatira? Saan nyo ba nakatira? Si Jesus. At ito ay makita rin natin, makita rin po natin kung anong pamamaraan ng buhay tayo higit na mga tugon sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ibang ngayon, maliwanag natin, si Andres, dalawang disipulo, nagdating disipulo ni Juan Bautista, ay sino? Si Andres. Hindi yung pinangalanan yung isa. Pero sa ibang ibanghelyo, yung pinangalanan yung isa, ay si Philip. So ito po si Andres at saka si Philip, mga dating alagad ni Juan Bautista. Si Andres ay ang naging dahilan naman para yung kanyang kapatid na si Simon na later on na magiging Pedro na magiging tagapagpuno ng 12 alagad ay si Andres ang naganyaya sa kanya. Ang sabi niya, nakita ko yung Mesiyas. So, mas nauna po si Andres kaysa kay Pedro na maging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po yung makita namin na maaaring pagtawag ng Diyos sa buhay na minanais natin at ahapin natin upang makamit namin ang kabanalan. Pero sa akin, paano natin malalaman yung anong uri ng pagtawag ng Diyos para sa atin ay kinakailangan natin balikan. Yung unang pagbasa. Ano po yung unang pagbasa?
yung kung mula sa aklat, unang aklat ni Propeta Samuel. Dalawa ko kasi yung aklat na yung Propeta Samuel. Ito yung unang aklat. Sino ba si Samuel? Si Samuel din po, yung pagkakot itong Propeta Samuel na ito, ito rin yung kinikwento niya. Siya rin itong kinikwento niya na, well, hindi lahat ng aklat ni Propeta Samuel, hindi namulugan na lahat ay tungkol sa kanya. Pero yung unang aklat niya ay kinikwento niya yung pagtawag sa kanya ng Diyos. Noong simbang gabi, kung maalala po ninyo, na binigyan din natin ng pansin si Samuel, no? Sa pamagitan ng kanyang nanay. Sino yung kanyang nanay? Si Hana. Si Hana ay umiling ng tulong sa Diyos na pagkaroon siya ng anak. At siya ay ipinagdasal ni Propeta Eli o Eli. At noong nagpasalamat siya sa Diyos, nagdala siya ng mga handog sa templo. Kasama na rin dito yan, inialay niya si Samuel sa Diyos. So kaya mula pa ng bata, mula pa ng sanggol, kasama na ni Eli si Samuel. Ngayon, sa unang magbasa natin, nakita natin na rin ito ay bata na, nakakapagsalita na, siguro po mga 12 years old, si Samuel. Yun ay madaling araw, ay natutulog sila, ay may tumawag sa pangalan ni Samuel. Madaling araw, akala ni Samuel, ang tumatawag sa kanya, kasi silang dalawa lang ng pananood, ni Eli, akala niya, si Propeta Eli, ang tumatawag sa kanya. Kaya lumapit siya kay Eli, dalawang beses. Kaya ang pangatlong beses, sinabi ni Propeta Eli na rin, ha, hindi ako tumatawag sa iyo. Siguro ang tumatawag sa iyo ulit ang Diyos. Tayo kaya? Kapag naalimungatan kaya tayo ng madaling araw at may narinig tayo may tumatawag sa ating pangalan, ano kaya yung nasa isip natin? Sino may tumatawag sa atin? Para kay Propeta Eli, maliwanag na rin, tinatawag si Samuel ng Diyos. At bawa nakita rin natin na rin, tayo ay tinatawag ng Diyos. Tinatawag rin tayo ng Diyos. Katulad ni Samuel. At anong sabi ni Propeta Eli kapag narinig niya ulit yung tawag ng Diyos? Sabi niya ito, sabihin mo, speak Lord, your servant is listening. Magsalita ang Panginoon, nakikinig ang iyong lingkod. Magsalita ang Panginoon, nakikinig ang iyong lingkod. Kaya po minsan may mga pagkakataon na masabi namin na kahit na matanda na yung itad natin, kung isang hindi natin alam kung saan ba tayo patutubo, ano ba yung direksyon na tatahakin natin, ano ba gusto natin sa buhay, ano ba talaga hinahanap natin, ay kinakailangan din ang makita natin na matanong natin ng Diyos, pakinggan natin ng Diyos, baka kasi may sinasabi sa atin ng Diyos. Kinakailangan tayo tumahimik ang aking kaluluwa at hayaan natin magsalita ang Diyos. Pwede sabi nga po natin, yung mga magulang, minsan sinasabi ng mga magulang na anak, gusto ko, paglaki ko, ganito pa. Hindi ko masama yun. Pero sa atin, ituro ninyo, mga magulang sa inyong mga anak, ay baka may sinasabi ang Diyos sa inyo. Pakinggan mo. Baka tinatawag ka niya. Baka tinatawag ka niya na sa pagpapari, sa pagmamadre, sa buhay kong sagrado. Kunti kaya ay bilang isang
Hindi kaya ay maging isang mabuting arkitekto. Tanong din natin, tawa ay maging karoon tayo ng attitude katulad ni Samuel na tinuro ni Propeta Eli. Ano yun? Tawa ay maging bahagi ng ating pagninilay na masabi rin namin sa Panginoon na magsalita ka, Panginoon. Nakikinig ang iyong Ama, lingkod. He was courage and strength to witness to your love
and protection during these difficult times. Through the Christ our Lord. Amen. Oh,
And only therefore this Jesus pray by the sending down of the Spirit upon him like the newborn, and he may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed, he entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, he broke, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you." In a similar way, when the supper was ended, he took the chalice. And once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for me, for the forgiveness of sins. Do this in memory." The mystery of faith. Thank you.
We pray for our people here and graciously grant peace in our days and in the heart of your mercy. We may be all.